number one! 6.7 Energy FM! Same, same, pero iba. 106.7 Energy FM. Mangga, mo sabihin radyo. Anong sasabihin mo? Sabihin mo ano? Energy! Yan. Yan pala ang dapat sabihin. Yan. Kasi pag madali bang sabihin yan? Hindi. Ang taas ng tono. Ang taas, nung one time tinry ko parang may ano eh, parang may pump, ano eh, ano tawag doon? Parang may lumabas ng kaunti. Mislot ka bigla. Oo, kasi akala nila, pinagbibintangan nila ako na ako yun. Kaya first and lagi nila ako tinatanong, ako yun. Hindi, nung tinry ko eh, parang may pumisik ng bahagya. Sabi ko, hindi, parang ikamamatay ko yung... Ay nako, magandang gabi po sa lahat ng mga magbi-video kayo sa mga oras na to or mamaya. Oo, hello po. Dahil may celebration, siguro may birthday, ganyan, may mga shot sessions. Sa Pilipinas lang yung, sabi nila, ang dami daw, sobrang dami ng singer sa Pilipinas. Feeling ko, parang buong mundo yun ang pagkakakilala na sa atin, no? Hindi ko naniniwala mas maraming singer sa Pilipinas kasi ibang bansa. Nagkataon lang, mas may pagkakataon tayong kumanta. Hindi, oo, tsaka nagkataon lang na, nagkataon lang na, parang ano lang yan eh, kanya-kanyang oras kung sumikat tayo sa ganun eh. Dahil nagkataon na ang daming sumasaling Pinoy sa mga singing contest. Sa mga TV show, di ba? Kasi pag may video kayo, parang araw-araw practice ka eh. O kaya nga, ganun. So kaya tayo, nabansa ganun ng ganun. Pero totoo ka, sa lahat naman ng bansa, meron marami yan, namang singer. Meron. Diba? Yun lang. Kaya nga, di ba may isang vlogger na nag parang social experiment siya na lahat ba ng Pinoy, marunong kumanta kapag pinakanta mo, ganyan. So, nag on the spot siya. So, yun nga, ganun nga yun. Diba? Kasi nga, yun yung ibig sabihin, ganun na tayo kilala ng mga tao na pag binigyan mo ng mic yan, kakanta yan. Ah, yung mga Pinoy, sa bag niyan may ano yan. Sa bag niyan may mic yan. Ganun. hindi nga, promise. Feeling ko, ganun na tayo ng buong mundo. Ah, Pinoy yan, diba? Alang namang ano, ang pangit naman, ay, Pinoy yan, may KY jelly yan. Alang namang ganun yung, diba, may lubricant yan. Charot. Diba? So, wala naman ako sa bag. Nasa sasakyan lang. So, we're back! Sabi ko sa inyo. We are back! We are back and I am bakla! Diba? Wala ko tayo sagot. Sabi mo lang yes. Okay. I believe you. Okay. I know. Ganun lang. Ganun lang pwede. Ganun lang pwede mo sabihin. Sabi naman ni Aaron dyan. Parang Japanese po. Kilala sa blurred. Diba? Kilala sa blurred. Ay, kaya chika, may topic ako. Ano yan? Topic mo na yan? Kailan lang, di ba? Parang sumikat or nag-trending online yung Korea na ginagaya yung Filipino accent. Okay. Oo nga. Nabalitaan ko yan. At maraming Filipino vloggers, ang kinontent yan, na-offend daw ang mga Pinoy. Na-offend daw ang mga Pinoy. Oo. Okay. Eh, paano man naman nila nalaman na na-offend ang... Pero di ba parang tayo nga gumagayat ng ibang accent eh. Totoo. Di ba? Bakit pag tayo na ginaya, napipiko na tayo? Kaya nga, bakit... Oo nga, ba't naging... Di ba? Si, ano ba? So tuloy, parang pagka ngayon, so hindi na ba pwedeng gayahin yung mga accent? Kahit hindi mo naman... Yun di ba? Ano ba, si Whoopsie Wonderland, di ba dyan sa sumikat? Oo. Nagagaya Japanese, di ba? Di ba yung guest niya kay Kuya Willie dati? Japanese, Chinese... Totoo. Oh, di ba? Paano yun? Oh, tama. Oh, di. Wala na nga eh kasi nga masyado nang dahil diyan may tanong ako. Ah, oh, anong tanong? Naniniwala ka bang piko ng mga Pinoy? Ay, oo naman. Oo naman, no. Buti naman nagagalit ka na kagad. Pikon talaga. Pikon talaga tayo, no. Karamihan. Totoo. Ang lakas-lakas mambus ka. Di ba? Oh, totoo, no? Mga pikon. Pikon tayo mga Pinoy. Ayaw nating nakakanti tayo. No? Siguro kasi emotional tayo talaga. No? It works both ways. Both Diyan ways. Ako naniniwala. Oo. In general, feeling ko masyado tayong, as Filipinos, feeling ko masyado tayong emotional. Halimbawa? Than, you know, other nationalities. Halimbawa, totoo to ha? Ano yan? Sa Pilipinas lang pag may nililibing, alam mo, hasama tayo sa sobrang iyak.
Ay, yung mahihimatay. Di ba yung mahihimatay sa iyak? Sa basta di ba napakasolem, nakapayong sila ng black, nakatayo, tapos wala nagsasalita. Kaya, pag sa totoo ba, ganun din ba? Sa ibang bansa, alam mo kasi, iniisip ko yan eh, yung depiction sa mga films, ganyan. Pag in real life, kaya ganun din. Kasi totoo yan, yung wala pa akong napanood sa ibang bansa na kapag living, yung kagaya sa atin yung na nagahagulgol. Yung pinipigilan kasi sa sama. Yung iba kasi contest yan sa pamilya. Yung iba kasi yung best actress. At yun talaga tayo, emotional tayo sa ganun part. Ganun talaga, totoo. Pero pagka sa ibang bansa, ay yung ibang nationality nga, oo nga, ba't ang kalmado nila? O parang ano, limba, Korean. Alam mo, nagtaka din ako dyan. Ba't ang kalmado nila nililibing? Oo, Korean, hindi sila ma-emotion. Lulupasay dyan, ganun. Oo, tayo lang mga Pinoy. So sa lahat ng bagay, pag nagmahal tayo, intense din tayo. Ay, oo. Diba? Pag nagmahal, intense. Ikaw, alam mo yan, diba? Ay, oo. Namulubig. Nabila mo ba ng laptop yon? Oh, hindi. Oh, grabe. Excuse me. Hindi nagkaroon ng Yamaha Novo yun? Hindi. Excuse me. May sapatos nga, hindi. Gusto mo sapatos, bumili ka. Ba't ako bibili? Kaya pala, nagkaroon ng iba bibigay sa kanya. Bahala siya. Iba naman yung nabibigay ko sa kanya. Intense din naman yun. Sa bagay, di ba pero totoo yan? Nagka-intensan kami nun, sobra-sobra. Gusto mo bang malaman kung paano yung intense? Itagmo ko ng video. Hindi mo na gustong malaman. Ay, nako. Pero totoo yan. Nga, totoo nga yun. Yung ano, yung emotional tayo sa maraming bagay. Sobra na pag nagmahal, pag nagselos ang Pinoy. Tsaka, ano? Road rage. Yan, hindi. Tsaka yung simpleng sentimental value. Oo, di ba? Masyado tayong maganyan. Ang lupit natin sa sentimental value. Ay, ang lupit. Lahat ng bagay. Totoo. Di ba, pinagkain na ng ice cream. Sentimental value. Hindi niya magawang itapon. Ay, ako, personally, dati ito, ngayon natutuhan ko ng ano eh. May example lang ako, ma'am. Ako, yung mga brief ko dati ng mga bacon. Hindi ko alam, hindi ayoko talaga itapon. Hindi ko naman ginagamit. Tapos nung sabi nung tsahin ko na akin na yung mga brief mong bacon gagawin kong basahan, parang sinaktan ako ng damdamin yung bakit mo gagawin basahan yung brief ko? Intimate yun. Parang okay naman talaga pero ba't nasaktan ako? Oo, diba? Pero pangit. Sa, 'di ba? Eh baka nga ganun nga. Pero pangit 'yun, no? Ginawa na nanay ko dati 'yan eh. Yung brief na sa amin din. Ginawa. Yung brief ko nga, natuloy nga. Hindi naman basahan. Ano? Pot holder. Imagine mo yung bubuksan niyo yung tapos niluluto niyo yung pinakbet. Yung brief ko yung gamit. Sa amin naman, hindi naman ganun. Sa amin ginawang basahan. Eh ako din ako rin, kaya umiiyak ako nung nalampaso ko. Brief diba? Ko to eh. Alimbawa ito. Tapos may bisita, no? Ay, di sige, kuha ka lang nung champurado dyan. Tapos mahahawakan. May kaninong brief ito. Di ba tatanungin pa yan yung mga JJ-era mong kapitbahay? Ay, kaninong brief ito? Maganda pala tong pot holder, ano? Hindi na kailangan bumili. Yan. Sige, tanong. Kasi yung brief, tamang-tama yung sukat niya sa kusina. Hindi malaki, hindi maliit. Kaya lang kapag sobrang bacon na halat, di ba? Oo. Huwag nyo naman, itapon nyo na lang. Huwag nyo gawing pot holder. Di ba, ma? Natin kami ganyan. Yan, ko, eh. Dumaan kami sa ganyan talaga. Di ba? Kayo dyan, tatawa kayo ganyan din naman nangyari sa inyo siguro. No? Ako. Hanggang ngayon, ang dami namin ganyan. Yung garapo ng mga ice cream. Ay, nako, Kechi. Alam mo, feeling ko na nakuha ko na yan. Eto, meron akong ano. Meron akong... Parang nahawa na ako sa nanay. Batiin ko lang si Marvin Manlapas Q. Hello daw sa'yo, Kechi. Hello, Marvin. Tawag nito, sino sa atin ang once upon a time na regaluhan ng NBTEN? Ay, oo. NBTEN. Tapos yung lagayan ng NBTEN na hopya, lagayan niya na sinulit sa bahay ngayon. Ay, ano ba ang lalagyanan niyan dati? Lata. Ay, lata ba? Ang sosyal. Ngayon kasi lata. Ngayon hindi na. Ano yun ang binabayara. Hindi. Foil na. Hindi, meron pa rin. Pero pag gusto mong bumili ng panregalo, meron talaga. Premium? Meron. So dati lata talaga? Hanggang ngayon, meron. Pwede kang bumili na nakalata. Ngayon kasi, it's either yung ano, yung premium, nakikita all, ko. Yung all access yun. Walang commercial yan eh. For you yun. Ay, hindi kasi, di ba yung naka-box, karton o kaya meron yung... Meron pa rin. Talaga ba? Di ba? Lagayan ng ano yun? Di ba sinulid? Ay, hindi. Ang lalagyan na ng sinulid sa amin dati, alam mo kung ano yung lalagyan ng
butter cookies, royal yan, dance. Oh, yan, oo. Royal. Bihira kami magkaganon kasi syempre, di ba? Magkakaganon lang kami pag may nagpadala galing abroad eh. Di ba? Yung butter cookies na mabilis maubos kasi no. Sa atin sentimental value yan eh, no? Ilan sa inyo ang may sirang electric fan sa bahay? Ay, kami meron. Hindi tinatapon. Bakit? Hindi rin pinapaayos. Gagod. Di ba, doon ako napipikon. Pero meron. Pero hindi pinapaayos. Nung nakita ko nung one time, umininta naman ulo. Anong ginagawa niyan dito? Hindi pa pinapaayos. Alam mo yun? Di ba? Ano gagawin niyan? Gagawin niyang helicopter balang araw? Tapos, di ba? Tapos, nakalabas naman kami. Nakapunta naman kami ng mall. So, pati hindi natin mapaayos yung electric fan. Totoo. Magkano lang naman yun siguro, di ba? Di ba? At ang malupit na part, yung electric fan, nasira yung dahil din nililinis. Totoo. At oo, di ba? Madumi lang talaga. Saka umiingit-ingit na yung hirap na hirap na yung electric fan siya. Ang binubuga hindi na hangin. Oo, alikabok yan. Alikabok na. Saka yung mga tamad dyan maglinis ng, di ba siyempre babaklasin mo yung electric fan, di ba? Para linisan tapos tutubigan, ganyan. Yan. Yung mga tamad dyan, minsan gawain ko rin to eh. Binabrush-brush ko lang. Oo, papasok lang din sa loob. Binabrush-brush ko lang yung yung hélice, di ba meron na mumuo yung ano dun eh. Namumuo yung, bumibigat yung hélice kaya hindi na nagkakaroon ng hangin. Hello po sa mga ano, may mga wall clock sa bahay na walang battery. Oo. Di ba, 3 taon ng alas 3:30. Totoo. Oo, tsaka yung kagaya namin na meron kaming wall clock na for some reason, ang lakas niyang kumain ng battery, feeling ko may sira yung mechanism nung... Ba't hindi papalitan? Sentimental value. Diba? Very, very Pinoy nga. Sentimental value. So, sino sa inyo? Ito malapit ha. Sino sa inyo? Dahil dyan, bilang pinag-uusapan na rin natin yan, let's play Very Pinoy! Very Pinoy, Papa Jackson. Yeah. Bago mo ituloyan, bilang pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na makikita lamang sa Pinoy na bahay o tahanan. Yan ating kategory ngayon. Very Pinoy, ang isang bahay. Ano ba yan? Pangit ng kategory mo. Bakit? Yung kategory ano favorite outdoor? Ni Marvin, ano eh. Ano? Quirky. Very quirky. Tsaka bland. Bland. Ayoko, Asian ako. Charat! paano masasabi ng bahay? Ang bahay o ang pamilya, damihan na natin bahay, pamilya, ay very Pinoy. Ano yung sasabihin mo? Ituloy mo na dun sa may sasabihin na wala yung sasabihin mo. Yun nga, may wall clock na. Ayan, yung wall clock. Yung feeling ko ano, very Pinoy kapag ano, Pinoy lang ba may ano, may screen door? Parang mahilig tayo sa ganyan. Asian, malamok sa atin. Oo. Very malamok. Pinoy. Oo nga, no. Kami sa din, dati may screen door din kami na madalas masira. Diba? Ito ako na, may entry ako. Ano? Very Pinoy, pag may bahay na merong Shiba's Regal, pero hindi iniinom. Yan. Diba yung mga alak, no? Totoo. Pan-display lang. ito, Very Pinoy ang isang bahay kapag... may higanting kutsara at tinidor sa may dingding. Wait lang! May katabihan! Ano katabihan? May katabihan yung... Ano? Meron yung parang ano nakaukit na katutubong dalawang nakasalampak. Oo! Nagpagkaharap. Oo. Diba? Tsaka yung ano, very Pinoy ang bahay kapag ka merong kahoy na inukit na kahoy na agila. Yan! Diba? Very Pinoy. No, lagi yun dati nung bata ako, akala ko kami lang meron. Sa ibang bahay pala, meron din. Meron. No? Parehong-pareho nung itsura nung agila, yung nakapaling yung ulo ng agila sa may kanan, ganyan. Yung, yan? Simbolo ng karangyaan niya, kayo kasi mahal yan. Hindi ba pwedeng nakabuka yung bunga nga nung agila nila, ganun eh. Maiba naman yung, alam mo yun? Wala lang, naisip ko lang naman. Very Pinoy. Very Pinoy, kung merong ano, tabo sa nasiyan. Oo. Hanggang ngayon, sanay pa rin akong pagka meron akong maraming oras, shower ako. Pag kailangan ko magmadali, tabo talaga. Ako araw-araw tabo. Nothing beats tabo kung kapag nagmamadali ka ng ligo, lalo na para sa akin na matagal talaga ako maligo, alam nyo naman 'yan, 'di ba? Pero kapag nagmamadali, super nagmamadali, tabo talaga. Tagal kasi pagka-shower. Oo, matagal pag-shower. Kasi may enjoy mo 'yan. Speaking of CR, Very Pinoy ang isang bahay
kapag sa CR, parang tindahan may nakasampay na sachet ng mga shampoo. Diba? Kasi may naki-CR doon sa amin. Sabi na, para kayong tindahan, no? Yung ang haba ng diba nakasampay na mga yung shampoo doon. Sa atin lang yan eh, sa Asia. Yung retail, diba? Retail yung dating nan eh. Hindi, nakakatipid nga ba talaga? Nakakaano, nakakasir ng kalikasan. Dami kasi diba? Kailang itapon eh. Tapos yung, eto pa, yung pinagupitan na andon, di ba, na may sahig na naiipon doon sa may sink. Yan, oo, yung triangle. Kaya, oo, diba? Kasi paslant yung gupit nun eh, triangle yun. Naiipon doon, di ba? Kasama ng mga buhok-buhok. Tama. Ewan ko ba? Di ba? Ay, nako. Ano daw, very Pinoy, ang isang bahay, ha? Sabi dito, kapag may ibon na may na, tapos sabay-sabay kayo sisigaw ng pangit. Pa-shout-out naman listening from South Korea, sabi ni Vin Santos. Yan lang yung alam ng Mayna na sabihin, pangit ka din. Oh, diba? Diba yung ginagaya? Ay, sorry sa amin, iba yung Mayna. Ano? Diba yung sinasabi ng Mayna? Hindi sa amin mga pangit-pangit, hindi ganun. Hey, what's up? Ganun yung Mayna sa amin. Alam ko na. Sabi ng Mayna, don't bother me. Laking IS. Nagmura yung Mayna. Charot. IS. Very Pinoy ang bahay o ang pamilya. Very Pinoy, isang pamilya kay Gico, mayroong picture ni Last Supper. O nam oo no. Sa may kainan niyan madalas. Wow! Diba? Oo nga no. Sabi niya, Mami Ana, Mami Rosie, entry niya yan. Ano pa mga entry niyo? Very Pinoy ang, eto, Very Pinoy ang bahay. Hindi ko alam kung meron pa rin ito ah. Kapag doon sa may labas ng main door, may nakabaon doon sa semento ng mga barya. Oo nga! The Chinese din, kay Gigo. Pero di ba? Chinese diba? Din. Pamahiin yan eh, the Chinese eh. Oh, nakaayos siya ng gano'n, di ba? Yung mga barya-barya. Normally, yung mga gano'n, Chinese yung mga, pala. Yun yung mga ano, kay Chico, yung mga lumang pera na. Oo nga. Mga lumang pera na yun. Oo. In fairness. No? Hindi na ano yun, hindi na napambibili. Paano kung nag-iipon ka sa alkansya tapos ginawa ng nanay mo yun, no? Di ba? Buong walkway niya. Nasaan yung ano ko yung mga barya ko? Diba? Yung dadaanan mo mula gate hanggang doon sa may main door no, na andun lahat. Ang daming pera noon. 3,000 worth. Andun yung pera mo. Ay nako. Tsaka yung mga ano, no? Yung mga well. Yung mga wishing well. Minsan kahit naman hindi naman talaga yung wishing well. Ginagawa na lang nilang wishing well eh. Diba? Hindi naman. Ako hindi ako naniwala sa wishing well eh. Wishing well. Wishing well ba yun? Nandun sa may loob ng ano? Sa Alabang Festival Mall. Meron dyan eh yung dinadaanan ng tren na paikot-ikot doon. Meron dong part. Pag kinuha mo yun siguro pwede ka nang mamili dun sa grocery nila na. Pero hindi talaga wishing well yun. Hindi naman talaga. Ang alam ko hindi naman talaga yung mga tao nakasanayan lang na inaanuhan ng barya. Naging milagroso na lang yun. Gusto kong kunin minsan yung mga barya dun eh. Kaya ano kaya no? Kasalanan kaya pag kinuha mo yun? Oo, hindi naman sa'yo yun eh. Consider das pag nanakaw ba yun? Oo naman! Yung ano? Eh, hindi sa'yo eh. Ah, sabag. Pero hindi naman sa mall yun. Kaya nga, o kanino yun? Dun sa nag-hulog. Eh baka nagamit na niya eh. Baka natupad na yung pangarap niya, yung wish niya. Pero dito, eh Chico, very Pinoy pag may picture ng aso nagsusugal. Oo, yung, diba? Yung hound. Oo. Yung malaki tenga. Yung parang gangsta na. May marami sila. May bilyar tapos nag-yoyosi pa yung aso doon. Tama, no? Ang dami nakagaroon sa ano? Di ba sa carpet yun? Hindi pa. O, nakikita ko yun sa mga picture sa dingding. Picture lang. Ako sa parang sa carpet ko yung nakikita eh. In fairness. Very Pinoy kapag ano kaya Chico? May kumot kayo pwede niya ginagamit. Para sa bisita lang, yung magandang kumot. Oo. Sa bagay, ako hindi man ako talaga ako pala kumot. Diba? Yung punit-punit sa inyo yun, pamilya nyo yun. Eto, speaking of kumot, very Pinoy. Kapag may kumot ka, na ang design ay yung stripes na blue, at white, may tapos may bulaklak. Diba may bulaklak? Oo nga. O, diba, yan ano yun? Bongovilia yun. Ba yun? Oo, bongovilia. Meron yung blue, meron din yung parang pinkish red. Oo, meron. Very Pinoy yun. Diba? Yun eh. Hanggang ngayon meron pa rin ba nung? Meron pa rin, Kuya Chico. Very Pinoy. Good morning towel. Hanggang ngayon meron morning. Pa rin. Good morning. Hindi, Chinese yun eh. Chinese na ba yan? Kasi diba yung... Pero diba pag, sa mga ano... Pag tinignan mo yung ano, no, Kuya Chico, yung may nakalagay good morning sa ibaba na may Chinese character pa rin yan eh. Ah. Good morning towel.
Oh. Laking tulong no, no? Good morning towel na 'yon, no? Oh, ang haba noon eh. Oo. Buti pa yung good morning towel, mahaba. O nga, no? Buti pa yun, mahaba. Ay, nako. Good morning towel. Meron pa ba ngayon nun? Oo nga, yan, no? Chinese, oh. Tinam. Meron, oo nga, yung manipis na sulat. Tsaka ang nipis lang niya, di ba? Ay, Chinese pala nakalagay. Oo, Chinese. Hindi mo lang napapansin. Good morning lang yun, alam ko yun. Good morning, good morning. Sabi dito, oh. Very Pinoy, ayun nga, pagka may good morning towel daw. Oh, ito. Sabi nila, ka Very Pinoy daw, pag may mga grad pick at honors na naka-frame sa sala. Ay, nako. Yung mga medal nakasabit. Oo nga, no. Asa na ba yung mga... Hmm. Hindi naman sobrang dami, pero may mga naging medal din naman ako. Hindi ko alam kung nasa na yung... Ako, wala akong hilig sa maganyan. Ako din. Yung tatago. Ay, yun, nakatago, pero yung mga dinidisplay, hindi namin na didisplay. Ewan ko. Ano na yun? Kailangan ng pagandahin pagka nakita ko yun. Oo nga, no? Kahit yung mga trophy ko sa mga best DJ, hindi ko naman tinago yun. Kung saan sana nakalagay. Oo, oh, yung iba may aparador, paradon. Oh. Kung maganda yung, di ba, ayusin, maganda naman din siyang tignan, in fairness naman. Very Pinoy daw ang bahay kapag naka-linoleum daw, sabi ni Jersin. Uy, dati naka-linoleum din kami. Oh, nagsimula diba? Yan sa... Pag binuklo ito, ang asim ng ilalim. Diba ang asim? Yung linoleum yung ano, yung ba yung parang mantel lang? O yun yung parang square-square? Square-square. Hindi. Vinyl yun. Yun yung una. Oh, yung square-square. Yung linoleum yung isang buong latag. O yun. Mm-hmm. Linoleum yung buong latag. Oo, linoleum. Linoleum yun. Ayun. Doon kami nangyay. Tapos nabubutas-butas. Oo. Tapos minsan makakaapa ka, may bato. Hindi mo alam kung paano nakapasok yung bato doon sa ilalim. Tapos kailangan buklatin mo yung buong linoleum. Oo nga, ganun. Diba? Very Pinoy, pag lahat ng bag nyo ay ano, binyag na iba't ibang tao. Oo, yung kami ganun. Happy christening to. Oo, kaya ganun nga. Yung sa kasal, binyag. Kasi binir yan eh. May picture pa nga. Ganun nga yung sa amin ngayon. Totoo yun. Sa totoo lang. Di ba? Pero kayo ganyan, di ba? Yung ano, yung mga happy christening, happy birthday, happy, di ba? O kasi yun nga ang kadalasan. Eh, hindi naman, di ba? Kaya saan gagamitin? Itatabi mo lang ba? O, tayo mga Pinoy, kailangan gamitin natin yan. Very Pinoy din, pag kanin ang main dish. Ay, totoo yan. Generally, ganun nga talaga, di ba? Kahit na walang ulam eh. Tsaka mo na problemahin yung ulam. Pero alam mo kaya maraming diabetic na Pinoy? Dahil sa kanin. Dahil sa kanin. Lakas baka diabetes niyan. Sugar, yes. Oh. Ay, nako. O ito, bilang malapit ang magmahal na araw, Very Pinoy daw ang bahay kapag may palaspas sa may pintuan. Totoo, di ba? Oo nga. Ang malupit, nako, ito guilty nanay ko dito. Kasi magkakasala doon kami kay Lord eh. Oo. Di ba yung palaspas biniling 2008? Okay. Siguro mga 2012 na, andun pa rin yung palaspas na lang. Oo, hindi naman tinatanggal nga talaga. Bakit? Oo nga, hindi naman tinatanggal. Bakit tanggalin? Hindi ko rin alam. Bakit? Bawal tanggalin? Bawal daw itapon. Anong gagawin? I-guess mo na nga lang itong bisita natin. Paki-explain nga po. Dito ka. Andayin mo. Paki-explain. Hindi po namin alam eh. So hindi daw basa-basa pwedeng baka pa ano pamahiin. Very Pinoy pag maraming chinelas sa labas ng bahay. Oo. Di ba sa atin lang 'yon, yung ang daming chinelas sa bahay. Di mo na alam kung kanino. Oh. Tapos nakakagalit kasi magkakapalit. Yung iba syempre hindi mapapansin, iba pa rin nasuot niyan chinelas. Pero aminin mo sa probinsya, kahit na madilim yung labas ng bahay, kaya mong hanapin yung chinelas mo. Paa-paa lang. Meron kasing certain feel yung chinelas. Oo, di ba nakahulma na? Ay, lalo na ako, flat-footed ako. Ramdam ko lahat yung... Kaya alam ko, kahit we have the same chinelas, tapos alam kong hindi akin yon. Alam ko eh na, hindi, may iba yung lubog nito. Alam ko yon, ramdam ko yon sa paa ko kung ano. So feeling ko ganun naman talaga in general, di ba? Yung mga chinelas. Ay, nako. Very Pinoy kaya, Chico. Ano yan? Pag nagpupulbos tayo, abot liig. Totoo diba? Nagpupulbos. Abot liig, di ba? Minsan naglilibag na. Tayo lang gumagawa niya na. Sa bagay. Di ba? Yung talcum pa na powder. Yung sa mga ano,
Gusto ko yung amoy nun. Hindi ko lang kung bakit. Sa mga barbero, di ba? Talcum powder. Oo. Mabango. Iba-iba yung amoy. May ano siya, certain smell. Talcum powder. Ah, sabi dito yung palaspas daw, susunugin yon para gawing abo para sa Ash Wednesday. Ah, pero bakit nanay ko tatlong taon yung palaspas dun? O baka pwedeng ibigay sa simbahan, ganun. Para sila yung... Ah, so dun ang galing yung ano, yung ash. Mm, yung igaganun sa'yo. O may make, hindi ko lang nalaman yan, make sense ha? No, Ash Wednesday. Sabi ko, kaya saan kaya kinuha yung ash? Ako din dati, iniisip ko din, sabi ko, saan kaya nila kinukuha yung, ano na yun, sa palaspas daw pala yun. Yung pala yun? Oh, dinodonate nga sa simbahan. Ah, okay. Sorry na, hindi ako pala simba. Ako ngayon ko lang nalaman. Makes sense. Very Pinoy. Oh, napaka-unique ng Pilipino, ha? Uh-oh. Sa atin lang yung ano. Ang dami nating kayunikan. Sa atin lang yung ano, yung last night ng ano lamay, may video, okay? Ngayon, modern yan ngayon. Oh, hindi nga lang yata last night, eh. Depende yata dun sa, di ba? Sa probinsya, last night ng lamay, may video, okay? Yung kakilala ko nga, hindi lang video joke eh. Ano? Live band. Oh, may ganun. May live band. Kasi sila, pamilya sila ng musikero. So pati yung na-deads, yung tatay nila, eh musikero din. Kaya sila, nagtututugtog sila doon. Pero yung mga kinakanta nila, mga alone, ganun. She's gone. She's gone, yung mga concert. She's gone. Yeah, yun yung ano, yun yung tinutugtog. I-search nyo sa Taiwan, merong probinsya sa Taiwan na pag nililibing yung padre de familia, may pole dancers, nakatupis, bikini. Sa? Taiwan? Taiwan. Province in Taiwan. Bakit daw? Parang ano yun, pagbibigay ng, parang baba, padre de familia ka, huling pleasure mo, parang gano'n. As in sa libing, mayroong isang ano doon, isang sasakyan na may ledge platform talaga. Tapos nagpa-pole dance hanggang makarating simenteryo. Yung patay ka na, naligayahan ka pa. No? Oh! Fairness. Pole dance funeral. Teka lang, hanapin ko. Ganun. Meron nga. Tapos pag sa'yo mo, naghagulgul bigla yung mga ano. No? Parang ano yung parang huling pag ano. Taiwan ba yun? Hindi ko alam. Ito nga, pole dancers, jam traffic at Taiwan politicians funeral. Ang tawag ay funeral, Taiwan's funeral stripper. Taray, Taiwan, totoo nga daw sa Taiwan daw. Meron. Paano pag ano lang, pag padre de familia? Normally, pag lalaki naman. Paano pag babae naman yun natin? Wala, di ba? Dapat meron din. Wala pa naman ako narinig. Pinipilit ka. Pag ikaw kay Chico. Paano, diba? Paano pag ako? Ay, mamimili ako ng sasayaw. Ililista ko na yun. Kala nyo ah. Diba, ewan ko ba? At saka kasi sa ating mga Pinoy, ang tabu pag-usapan ng pag may kinalaman sa mga deads, yung kamatayan, ayaw nating tinatouch yung topic na yan. Parang feeling nila, pag pinag-usapan, ina-attract mo, parang ganon yung. Kaya sabi nila, diba sinasaway ko, huwag mo pag-usapan yan, ganyan. Sabi ko, bakit kaya no? Na-realize ko, ba't kaya hindi natin nga, hindi tayo comfortable pag-usapan yung kamatayan. Kasi nga emotional nga tayo. Yun nga, di ba? Yun talaga yun. Eh. Pero di ba, ako, halimbawa ako, ayoko naman yung ano, may mga gusto kong mangyari, ganyan. So, paano mangyari kung hindi siya pag-uusapan, di ba? Tsaka kasi yung bansa kayo, Chico, ano, tama, yung ang eulogy minsan ginagawa bago mamatay. Oh, di ba? Kasi paano pa malalaman nung deads yun? Oh, parang gusto kong gawin yun. Papayology. Di ba? Deads na nga siya eh. Di ba? Para marinig ko. So siguro, kung ang sabi nila, mararamdaman mo naman daw pag madededs ka na. Ay, alam ko na maganda yun. Magpapayology ka na. Parang gusto ko na magpayology bago ko madeds. Para pag hindi kita inimbit sa eulogy ko, pag lamay ko na, bawal ka rin pumunta. Hindi ka kaimbitado sa eulogy ko eh. Ibig sabihin, alam mo na, pag nadeds ako, hindi ka rin pupunta, ha? Hindi ka imbitado. Ay. So lahat na may mag ano lang, no? Oo, di ba? Eulogy. Eh di ang dami nun. Oo. Bawal ka nun. Diba? O kaya magpadala na lang. Wala sila doon personally. Padala sila ng sulat, ganyan. Pag maunang mga sentence pa lang, ay, next. hindi ito. Walang pupunta talaga. Masama ugali. Madededs ka na nga lang, pangit pa ugali mo.
wala na talaga pupunta sa iyo. Pero maganda 'yan, no? Biological. Well, medyo morbid pag-usapan, pero mas maganda siyang narinig mo eh kaysa hindi. Ako, feeling ko okay siyang pag-usapan, no? Kasi bilang kahandaan na lang din, no? Kasi, 'di ba? Kunyari, ako gusto yung may mga kanta specific, yung mga kantang gusto ko, 'di ba? Para ayoko nga kung ano-ano ipi-play niyo diyan ng mga kanta, baka mamaya ay dapat may playlist ka na ngayon, 'di ba? Kaya nga eh baka mamaya magpe-play kayo dyan ng di ko alam at ako nagkakagat. Ang puso ko'y sige na sa kanino. Baka mag-play kayo ng ganun. Diba? Ako ano? Ayoko. Something about the way you look tonight. Oh, diba? Oh, maganda yun. Oh, diba? Ayan, mga ganyan. So maganda na pag-uusap. Para ba nakatingin sa akin, nakahiga ako, yun ang tugtog. There's something about the way you look tonight. Tapos kikindat ako. Ay, di tatakbo naman kami. Kahit ano, tatakbo kami noon, di ba? Di ba? Oh, gusto ko yung mga ganyan. Di ba, dyan nga, naalala mo, kaya nga dyan nga nauso yung ano, yung skin tone. Oh, di ba? Yung biru-biruan, kasi di ba, yung uso nun dati yung, ano to, yung, break, ano yun, yung, ano yun? Kaya mo yan. Wrecking ball. Ah, wrecking ball. Diba? Diyan na uso yung ano eh, yung hindi makalimutan ng lahat na skin tone na fitted eh. Kasi sabi ko, pagka ganyan sa burol ko, dapat nakaganon ako. Tapos nakalaksakay sa wrecking ball. Tapos pa ganon-ganon lang, yung paruot parito yung wrecking ball, ganyan. Yung matamaan, kasabay ko ililibing. Hindi nakapili ng costume. Hindi. Diba, ganon. Yun nang galing talaga yun eh. Ang mga team song ko siguro pag ako na dead sa no. Diba? Take Me Now. Wow. Kaya Take Me I'll Follow. Ay, ang ganda nun. Walang pupunta eh, no? Okay dyan. I'll Follow. Diba? Mayroon, eh, hindi ko alam nag-viral ito. Nakita ko lang eh. Siguro bagets yung na-deads. Rap yung mga pinagkakakanta. Aba, eh, ganun naman eh. Kung yun talaga yung gusto niya. Habang yung karo, nakatawa yung ano yung nagda-drive. Tapos yung mga ano, alam mo yun yung nag... yung nag mukhang, ano, mukhang hip-hop fest ang dating. Ano. Hindi ko mapigilan. Ako humahanga. Sano? Pero ililibing na siya. Diba, cool naman, diba? Kung yun yung gusto nung madidids eh, bakit ba? Diba? Kayo ba, naiisip nyo ba yun? Ako naiisip ko yun lagi, no? Tsaka, gusto ko in control ako sa mangyayari kahit wala na ako. Tsaka sana man lang magkaroon ng budget para dun sa makeup. Ay, oo. Kasi ayoko naman. Dapat maging krimen yan. Ayoko naman nung wala kang kalaban-laban tapos diba yung... Diba? Gusto ko yung literal na parang natutulog lang, yung mukhang payapa lang na ganun. Oo, di ba? Yung iba, di ba, namumuo-muo yung ano yung foundation, ganun. Oo. Ayoko noon yung pangit ako tignan doon. Yun nga. Di ba? Tsaka gusto kong feature yun yung pwedeng pipindutin ng kamag-anak kikindat yung lalagyan ka ng mechanism. Pag, diba, kung kailan anuhin ng kamag-anak, kikindat, di ba? Pagka may bumisita na ayaw mo talaga, syempre alam na kamag-anak mo yun, kikindatan mo ngayon, di ba? Okay, mag-i-smirk kang ganon. Naku. So dapat ko kontrolin. Ay, gusto ko talaga nung ganon. Alam ko na. Gusto ko nga may, sa akin gusto ko nga may smoke effects eh. May pulang ilaw. May pulang ilaw. Yung smoke effects na ano, yung gumagapang lang. Ganon. Tapos may... Horror attraction pala yung living mo. Hindi pala. Tignan ko kung may po. Diba? So matatapang lang ang pwedeng pumunta. Si Eugene daw, ang kanyang gusto niyang katugtog daw ay sabay-sabay tayo. Marian Rivera. Sabay-sabay tayo. Diba? Mala Undertaker, no? Oo. Ayan, oh, tapos yan yung house music ko. Mm. Ting! Ting! May pupunta kaya? Uy, meron! Pero alam mo naman na sinet ko naman yun, diba? Meron nga na, merong, hanapin nyo, kailan lang to? Diba yung namatay sa US, biker, nakaburol siya, nakaupo sa motor niya? Doon siya inimbalsa mo? Oo? Oo! Pero pang weird nun, diba? Pagpunta mo sa lamay, may motor, may nakaupong taong patay. Ay, hanapin niyo sa YouTube, meron yan. Eh, yun ang gusto niya. Anong gagawin natin? Diba? Hanapin ko, biker funeral. Naku. Diba? Parang...
Diba? Ang saya-saya lang talaga. Ay, nako. Tapos na bawal magpagpag sa 7-Eleven. No, kasi mumultuhin mo pag nagpagpag sa 7-Eleven, no? Ang unang umultuhin din. Oo nga, kawawa naman yung 7-Eleven, lagi na lang. Andun lahat ng multo. Nice. Totoo, kaya nga. Pero speaking of 7-Eleven, ano, hello kay Ian. Ayoko na ikwento. Bakit? Kasi may ano eh, one time bumili ako dun sa may 7-Eleven. Oh. Tapos feeling ko natagpuan ko na siya. Anong branch? Ay, manalaman na nila. Ayoko sabihin. Nahihiya ako. Basta hello sa'yo. Ano saan yan? Basta dun, malapit lang sa amin. Nung bumili talaga ako. Talaga? Oo, kaya nga, kahit isa lang talaga yung bibilihin ko, parang bumili ako ng dalawa kasi para kunyari mabigatan ako, para kunyari tulungan niya ako, ganyan. So sana ma-endo siya, no? Tapos wala. Talaga? Sabi, ang sikip ng tawa. Sorry na. Hay. Hoy, alas 9 na. Kaya nga eh. Kami magpapaalam na muna ha. Sumain nyo na naman ang isang edisyon ng programang hindi naman pinaghandaan. Pero okay naman sa inyo, di ba? Okay naman. Madami naman tayo na pag-usapan. Kaya hanggang sa susunod. Ang laki ng susunod. Next week pa yun. Kasi baka lumiit yun. Di ba? Antayin natin. Susunod ulit, ha? Chicken neck. Yan na naman tayo sa chicken neck. Chicken neck na yan eh. Tapos yung dalawan. Lonely puppy. Next week na lang ulit, ha? Magandang nabibitin para may inaabangan. Okay? Ha? Para hanap-hanapin. Para hanap-hanapin. Pero kamag-alala. Kasi naman si Papa Jackson, itutuloy niya ito. Hindi ko nga alam kung magpaprograma ako eh. Oh, so, malalaman nyo. Kasi nga magpapakarpit yung booth eh. Okay, antabay lang kayo dyan. Oo. So, basta next week na lang tayo ulit, ha? So, nakasama nyo po, of course, the Monarch of Philippine Radio. Ako yon, Kuya Chico on the radio. Your favorite DJ. At ako po, akin yung Papa, Papa Jackson. Not so favorite, DJ. Favorite-ish. Favorite. Your favorite-ish, DJ. You're almost favorite. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggaw, gusto sabihin radyo, ha? Anong sasabihin mo? Sabihin mo! Energy! Babayu!